Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at magnihongo tayo. Sa leksyong ito, ituturo ko sa inyo paano magbilang sa salitang Hapon. Yoroshii desu ka? Hajime masyo! Sa leksyong ito, matutunan mo paano magbilang sa Nihongo. Sa salitang Hapon, may dalawang sistema silang ginagamit sa pagbilang. Ito ay ang Japanese at Chinese systems of counting. Ang Japanese system ay kukonti lang at kumakabilang sa mga numero 1 hanggang 10 lamang. Samantalang ang Chinese system ay umaangkop sa lahat ng numero at ito ay kadalasang ginagamit. Suriin din natin paano bumilang hanggang 1 million. Pag-aralin din natin paano magtanong at magsabi ng presyo ng mga binibenta. At saka konting bagong bokabularyo. Uunahin natin ang Japanese counting system. Ito ay from 1 to 10 lamang. Ang isa ay hitotsu, hitotsu. Dalawa, futatsu, futatsu. Tatlo, mitsu, mitsu. Apat, yotsu, yotsu. Lima, itsutsu, itsutsu. Anim, mutsu, mutsu. Pito, nanatsu, nanatsu. Walo, yatsu, yatsu. Siam, kokonotsu, kokonotsu. Sampo, to, to. Ang Japanese counting system ginagamit sa pagbibilang ng mga maliliit na bagay at saka kukonti lang, katulad ng prutas, candy, piraso ng fried chicken at iba pa. Pwede rin gumamit ng Chinese system of counting, pero ang Chinese system of counting kailangan sabayan ng counter. May counter para sa tao, sa maliliit na hayop, mga bagay na mahaba, mga bagay na manipis, mga libro at iba pa. Tatalakayan natin ang mga counters sa susunod na leksyon. Ang Japanese system ay ginagamit sa maraming petsa ng buwan din. Kaya, pag-aralin din natin yan pagdating sa time expressions. Dito na naman tayo sa Chinese system of counting. Importante na masaulo mo itong 1 to 10 dahil ito yung building blocks sa pagbilang ng mga mas malalaking numero. Ang isa ay ichi, ichi. Dalawa, ni, ni. Tatlo, san, san. Apat, shi, shi. O kaya, yong, yong. Alin ang gagamitin ay depende kung saan gagamitin. Memorize lang talaga. Ang lima, go, go. Anim, roku, roku. Pito, shichi, shichi. O kaya, nana, nana. Shichi ba o nana ay magdedepende kung ano ang inyong binibilang. Titingin tayo ng mga ehemplo mamaya. Walo, hachi, hachi. Siam, kyu, kyu. At saka sampo, jiu, jiu. Ang zero ay zero na sinusulat sa katakana dahil ito'y galing sa Ingles, o kaya re, re, na siyang Chinese-derived pronunciation nito. Wala itong kanji at sinusulat lang bilang numeral zero. Ngayon, sa Chinese system of counting pa rin, suriin natin ang 11 hanggang 20. Ang 11 ay kombinasyon ng 10 at 1. Ang 10 ay jiu at ang 1 ay ichi, kaya ang 11 ay juichi, juichi. 12 ay kombinasyon ng 10 at 2, kaya ito ay juni, juni. 13, jiusan, jiusan. Kombinasyon ng lahat. Ang 14 ay juyong,
14. Dito na medyo nagkaiba dahil ang apat ay she rin sa Chinese system, di ba? Sa previous slide natin. Pero pag 14, 24, 34, yung 4 na yon palaging yong at hindi she. Kaya ang 14 ay Juyong. 15, Jugo. Jugo. 16, Juroku. Juroku. 17, Jushichi. Jushichi. Pwede rin Junana. Junana. Kaya dito may choice ka. 18, Juhachi. Juhachi. 19, Jukyu. Jukyu. At saka 20, Niju. Niju. Ang 20 kasi dalawang sampo. Kaya yung dalawa, ni, at saka yung sampo, ju. Kaya yung 20, niju. Ngayon, bibilangin natin hanggang 100 kada sampo. Ang sampo ay ju. Ju. Ang 20, bali dalawang sampo, niju. Niju. 30, bali tatlong sampo, sanju. Sanju. Ang 40, bali apat na sampo, yonju. Yonju. Hindi tayo magsasabi ng shiju. Ang tama dito ay yonju. Yonju. 50, goju. Goju. 60, rokuju. Rokuju. 70, nanaju. Nanaju. Dito wala kang choice, hindi pwedeng magsabi ng shichiju. Ang tama ay nanaju. 80, hachiju. Hachiju. 90, kyuju. Kyuju. At saka 100 ay hyaku. Hyaku. Ngayon, yung mga numero na nasa gitna, kumbi-kombinasyon lang. Kaya madali na lang. Sige, practicein natin. Gets mo na ba ang sistema? Ngayon, subukan natin. Ito, 28. Ang 28 ay dalawang sampo at saka isang 8. Kaya sa Nihongo, ito ay niju hachi. Niju hachi. 56. Meron tayong limang sampo at saka isang anim. Kaya sa Nihongo, ito ay gojuroku. Gojuroku. 75. Meron tayong pitong sampo at saka isang lima. Kaya sa Nihongo, nanajugo. Nanajugo. Tapos, 91. Meron tayong siyam na sampo at saka isang uno. Kaya sa Nihongo, ito ay kyuju-ichi. Kyuju-ichi. Ngayon, step up tayo ulit. Tingnan natin paano bumilang mula 100 hanggang 1,000 kada 100. Kagaya ng dati, kombi-kombinasyon lang din ito. 100 ay hyaku. Hyaku. 200, meron tayong 200 o nihyaku. Nihyaku. 300 ay may 300, kaya sanhyaku. Pero may inflection tayo o pagkakaiba sa pronunciation dito. Ang H ay nagiging B. Kaya imbes na hyaku, ito ay nagiging byaku. Kaya ang 300 ay sanbyaku. Sanbyaku. Meron tayong mga inflections para sa numero 1, 3, 6, 8, 10. Ayan, tandaan nyo yan, 1, 3, 6, 8, 10. Pag sa mga numerong yon, palaging may inflection. Ngayon, yung 400, ang 400 ay yonghyaku. Yonghyaku. Hindi shihyaku, kundi yonghyaku. Ang 500 ay gohyaku. Gohyaku. 600, ngayon 6 may inflection tayo ulit,
imbesna 600 itoy nagiging 600. 600 inflection yan. Tapos 700 nanahyaku. Nanahyaku. Hindi sitsiyaku ha, nanahyaku. Tapos 800 hapyaku. Hapyaku. May inflection na naman. Mali ang hatsiyaku. Kundi ang tama ay hapyaku. Tapos 900 kyuhyaku. Kyuhyaku. At saka ang 1,000 ay sen. Sen. Simple lang 1,000. Sen lang. Ngayon, practicein natin mga ilang numero na nasa gitna. Ngayon, pagsabi ng 128, bibiyakin natin muna ito. Meron tayong 100, tapos 210, at saka 18. Kaya pagkasabi nito sa Nihongo ay 128. 128. Sunod na numero, 356. Bibiyakin natin, meron tayong 300, 510, at saka 6. Kaya sa Nihongo, ito ay 356. 356. Susunod na numero ay 673. So, bibiyakin, meron tayong 600, 710, at saka 3. Kaya sa Nihongo, ito ay 673. 673. So, meron din tayong inflection. Yung 673. Ngayon, bibilangin naman natin mula 1,000 hanggang 10,000 kada 1,000. Ang 1,000 ay sen. 2,000, nisen. Nisen. 3,000, sanzen. Sanzen. Meron tayong inflection dito. Yung S, imbis na sanzen, nagiging sanzen. Yung S nagiging Z. Sanzen. Bali, 3,000. 4,000 ay yongsen. Yongsen. 5,000, gosen. Gosen. 6,000, roksen. Roksen. 7,000, nanasen. Nanasen. 8,000, hasen. Hasen. Meron tayong inflection dito. Imbes na hachisen, nagiging hasen. Tapos, 9,000, kyusen. Kyusen. At saka 10,000 ay ichimang. Ichimang. Ang isang mang ay merong 4 na 0. Bali, ang isang mang ay 10,000. Kung matatandaan mo ito, di ka mahirap ang bumilang ng mas malalaking numero. Ngayon, practice natin ang ilang numero na nasa gitna. Ang una ay ito. 1,208. Kombinasyon ito ng 1,000, may 200 at saka 8 na titira. Sa Nihongo, ito ay sen nihyaku hachi. Sen nihyaku hachi. Sunod, 4,156. Ito'y kombinasyon ng 4,100, 100, 510, at saka 6. Sa Nihongo, ito ay 4,156. 4,156. At saka 6,800. So, bali meron tayong 6,000 at saka 800. Sa Nihongo, 600. 600. May inflection sa 800, nagiging hapyaku. Ngayon, bibilangin na natin mula 10,000 hanggang 100,000. Kada 10,000 o mang, tatandaan na magbibilang tayo ng kada mang o kada 4 na 0. 20,000 ay 2 mang o 5. 5. 30,000
tatlongmang o sangmang, sangmang. 40,000, yongmang, yongmang. 50,000, gomang, gomang. 60,000, rokumang, rokumang. 70,000, nanamang, nanamang. 80,000, hachimang, hachimang. 90,000, kyumang, kyumang. 100,000, jumang, jumang. Ngayon, praktisin natin ang mga numero, ilang numero na nasa gitna nito. Simulan natin sa 300,000. Sa Nihongo, ito ay sanjumang. Sanjumang. Bakit? Kasi meron tayong 30 na tig-iichimang. So, bali 30 ng 10,000. So, 30 nun. So, sanjumang. Ang susunod ay 600,000 at saka 100,000. So, bibiyakin mo to. Ilang mang ang meron? Meron tayong 600 ng tigi-ichimang at saka yung natitira 100,000. Kaya sa Nihongo, ito ay rokujumang hyaku. Rokujumang hyaku. Tapos, 1,000,000. 1,000,000. Ilang mang ba ang meron sa 1,000,000? So, bibilangin mo ilan yung apat na zeros. So, meron tayong 100 na tiga-apat na zeros. So, bale sa Nihongo, ito ay hyakumang. Hyakumang. So, memorize mo lang. Pag narinig mo yung hyakumang, 1,000,000 yon. Hyakumang. So, bali, practice pa po tayo. Ang 50,300,000, malaking numero ito, kaya pagbibiyakin muna natin simula sa mang na may apat na zero. Ilang mang ba ang meron? Meron tayong 530 mang. Tapos bibiyakin ulit natin ang 530 na nahahati sa 100,310. Ngayon, babasahin mo na lang isa-isa. Kaya sa Nihongo, ito ay Gohyaku Sanjumang. Gohyaku Sanjumang. Sunod na numero, ito ay 8,000,000. 8,000,000. So, bibiyakin mo na naman ilang mang ang meron. So, meron tayong 800 mang. Tapos, ang 800 sa Nihongo ay Happyaku. Happyaku. Kaya ang buong numero ay Happyakumang. Happyakumang. Ngayon, itong numero na to, 25,300,000. Ilang mang ang meron? 2,530 na mang ang meron. Tapos ito na namang 2,530 ang bibiyakin natin. Ito ay combo ng 2,100,000, 5,100 at 310. Kaya sa salitang Hapon, ang buong numero ay Nisen Gohyaku Sanjumang. Nisen Gohyaku Sanjumang. Ngayon, itong mga numerong to, masyadong malalaki, practice lang talaga. Tapos masasanay ka rin. Ngayon, practicein natin ang pagsabi ng presyo. Ang pera sa Japan ay ang Japanese yen. At saka, ito yung mga exchange rate natin as of July 25, 2021. Bali, isang euro ay Hyakusanju yen. Hyakusanju yen o 130 yen. Isang US dollar ay Hyakuju yen. Hyakuju yen o 110 yen. Isang Canadian dollar ay 88 yen. 88 yen o 88 yen. At saka isang Philippine peso ay Niten ni yen. Niten yen. 2.2 yen. Yan po ang ating exchange rate. Pagtanong kung magkano isang bagay sa salitang Hapon, ito ay Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Kore wa. Pag-usapan natin itong bagay na malapit sa akin. Kore wa.
Ano ngayon tungkol dyan? Ikura desu ka? Magkano siya? Ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Magkano ito? Ngayon, ang pronoun na kore, pwede mong palitan ng pangalan ng bagay. Halimbawa, mansanas na ringo sa salitang Hapon. Magkano ang mansanas? Ringo wa ikura desu ka? Ringo wa ikura desu ka? Magkano ang mansanas? Ang mansanas ay 150 yen o 150 yen. 150 yen. Ringo wa 150 yen desu. Ringo wa 150 yen desu. Magkano ang cake? Keiki wa ikura desu ka? Keiki wa ikura desu ka? 680 yen isang slice. Keiki wa 680 yen desu. Keiki wa 680 yen desu. Sushi wa ikura desu ka? Sushi wa ikura desu ka? Ang sushi ay 800 yen. Sushi wa 800 yen desu. Sushi wa 800 yen desu. Ngayon nakuha mo na ba ang mga pattern? Madali lang, di ba? Ang singsing sa salitang Hapon ay yubiwa. Yubiwa. Yubiwa wa ikura desu ka? Yubiwa wa ikura desu ka? 9,000 yen. Yubiwa wa 9,000 yen desu. Yubiwa wa 9,000 yen desu. Ang sapatos o kutsu ay 12,000 yen. Kutsu wa ikura desu ka? Kutsu wa ikura desu ka? Kutsu wa 12,000 yen desu. Kutsu wa 12,000 yen desu. Ang laptop sa salitang Hapon ay pwedeng rapputopu, pwede ring pasokon. Ang pasokon ay shortcut contraction sa salitang personal computer. Ang paso galing sa personal at ang kon ay galing sa computer. Pasokon. Pasokon wa ikura desu ka? Pasokon wa ikura desu ka? 40,500 yen. Pasokon wa 4,500 yen desu. Pasokon wa 4,500 yen desu. Dahil sa liit ng denomination ng pera ng Hapon, dahil sa napakaliit ng yen, pag presyo pinag-uusapan, napakalaking numero ang binibilang. Kaya dapat handa ka sa isip mo magbilang kung iilang mang, iilang hyaku, iilang jiu. Tapos pag sinasabi ito, madali ang pa, napakabilis. Nakakalito sa simula, pero masasanay ka rin. Practice lang talaga. Halimbawa, upa ng maliit na apartment ay nasa halimbawa nasa presyo ng 65,000 yen kada buwan. Ang upa sa salitang Hapon ay yachin. Yachin. Yachin wa ikura desu ka? Yachin wa ikura desu ka? Yachin wa 65,000 yen desu. Yachin wa 65,000 yen desu. Pamasahe sa eroplano o hikoki dai, halimbawa Tokyo hanggang Manila, ordinaryo mga $1,200, mga ganun. Sabihin natin 120,000 yen. Hikoki dai wa ikura desu ka? Hikoki dai wa ikura desu ka? Hikoki dai wa 12,000 yen desu. Hikoki dai wa 12,000 yen desu. Ganon din ang mga sweldo o kyudyo. Halimbawa, sweldo ng isang professional ay nasa kalahating milyon na yen kada buwan. Kada buwan ang pagsabi ng sweldo doon sa Japan. Kyudyo wa ikura desu ka? Kyudyo wa ikura desu ka? Kyudyo wa 50,000 yen desu. Kyudyo wa 50,000 yen desu. Summarize natin ang leksyong ito. May dalawang sistema ng pagbilang sa Nihongo. Ang una ay ang Japanese system na mula 1 hanggang 10 lamang. Ginagamit ito sa pagbibilang ng mga maliliit at kokonting bagay. Tapos pangalawang sistema, at ang pinaka ginagamit sa Nihongo ay ang Chinese system of counting na mula 1 hanggang parang infinity na yata. Pero sa leksyong ito, hanggang milyon lang ang ating pinag-aralan. Tandaan, ang pagbilang ng sampo o jiu
isang daan o hyaku, isang libo o sen, at isang jismil o isang mang. Tapos may mga inflection o pag-iba sa pronunciation pag sa mga numero 1, 3, 6, 8 at saka 10. 1, 3, 6, 8, 10. 1, 3, 6, 8, 10. Tandaan mo yan, may mga inflection doon. Natutunan din natin paano magtanong ng presyo ng isang bagay. Korewa, ikura deska. Tapos ang kore o ito ay pwede mong papalitan ng pangalan ng bagay. Natutunan mo rin paano magsabi ng presyo ng isang bagay. Kore wa o noun wa, nanto ka yen des. Okay, so hanggang dito muli, nagtatapos ang ating leksyon sa pagbibilang sa salitang Hapon. Sa susunod na leksyon, tutukan natin ang mga Japanese counters na ginagamit din sa pagbibilang, lalong-lalo na pag Chinese system ang ating gagamitin. Thanks for watching. Otsukare sama deshita. Kung seryoso ka maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at magpa-practice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!